Labi na nila ni Joey Buisa, nilang Angelito Magsayo, ni Shane Gonzalez, Nolly Amarilie, si Glad Jane Agasa o ang ilang manager na si Mr. Gold Fabriga. So, nagkakay salamat sa management and staff sa Camila Hotel One ning Dakbayan sa Dipolog at ang official venue sa Kapihan sa Dipolog. O, ato usab nga pasalamatan atong three musketeers sa kanunay nga niya kauban nato sa atong live coverage interview sa atong Kapihan sa Dipolog talk show matag Domingo nga tanan from 9 to 11 o'clock in the morning. Salamat nga to kang Mr. Silbert Adriatico Dumbayano, ang atong IT director nga mo'y nagdala sa atong live streaming all over the world, www.rmndipolog.weebly.com sa atong mga viewers sa tibuok kalibutan. Good morning, good afternoon, good evening kanatong tanan. Happy Palm Sunday. It's already April 9, 2017. Palm Sunday. Dili sa ato ang nasud sa Pilipinas, no? Because we are a Roman Catholic country. So, karong sugod karong semana mag-observe kitang tanan sa Lenten season sa ato ang pagkamatay sa atong Ginoong Hesukristo ug hinapunta niini nga mga dunay mga pagtulunan alang kanatong tanan sa atong personal nga kinabuhi sa atong mga pamilya dayon magpasalamat kita sa labaw sa tanan sa atong labaw nga makagagahom. To God be all the glory. Thank you so much. Kung ingon man nga to kang Mr. Taxi Lumba nga mo'y nagdala sa ato ang simultaneous broadcast sa Kahinginan, pinaagi sa DXDR 981 AM o ingon man sa IFM 94.1 sa Radio Mindanao Network Tatak RMN. Dito sa istasyon ang atong master technician nga si Danilo, daghan kay salamat. O ingon man si Rogie Monera, si Marty Libres, sa ngalan sa atong station manager nga si Mr. Edgar Dagumo. Kini si Edith Pahintito mo inyo regular anchor and host sa Kapihan sa Dipolog, magkikauban o sab ninyo, sulod sa duha katak na nga tulumanon. So, magpaabot kita sa itong mga panelists, hopefully, katong dunay mga panahon nga maari diri atong gipaabot si Attorney Rosilio Matoy Barinaga, atong ikamingawan nga Undersecretary sa National Anti-Poverty Commission, kung naato sa diri sa Dipolog, mag-join to nato sa itong panel of discussion diri sa itong Kapihan sa Dipolog. Si board member attorney board member Ronilio Boyli ato panelis sa Kapihan sa Dipolog, si attorney Ruben B. Ligorio atong city councilor sa Dakbayan sa Dipolog, of course si councilor Alimarlo Dagpin ato panelis sa Kapihan sa Dipolog. Kung wala kay klase karon sa iyang masteral class, moari gito diri kay maghisgot man kita sa port expansion sa Dapitan Port diri sa ato ang Dakbayan sa Dapitan. And of course ang ato ang gikamingawan nga si Julio Salaveria, get well soon. Si Mr. Robert Pinsoy tuwa daw sa Tarlac, naglibot suroy, so dili siya nato makauban. Atong ipaabot si Edgar Sorunda o ingon man si Mr. Alfonso Pons Roda sa Philippine Information Agency. So karong Dominguha atong gikasaad kay last Sunday, kauban na nato diri si Vice Governor Senen Alvis Angeles, nagisgot man kita kabahin sa State of the Province Address ni Governor Roberto Y.O.Y. And of course, nag-hisgot kita bahina ng pagpatukod o balik sa anang Provincial Capitol Building o Sangguniang Panlalawigan Building. Dayon, nag-hisgot kita sa kalambuan sa Provincial Jail o ganyan man, nag-hisgot usap kita sa kalambuan sa Zamboanga del Norte Medical Center. So, karong panahon ha, atong hisgutan man ang kalambuan diha sa ato ang Dapitan Port, no? So sa Dakbayan sa Dapitan, ilawom sa Philippine Ports Authority. Pinaagi sa pamunuan usab ni Engineer Salvador De Lina, kauban ato karong butaga ang taga Philippine Coast Guard bahina sa safety and precaution diha sa ato ang pantalan sa Dapitan o ingon man ang Maritime Philippine Maritime, no? Ikauban ato sa dili madugay ang uban usab. So before we proceed, ato nang i-acknowledge ang ato mga major sponsors nga nagdala og kinabuhi sa atong Kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. Kaya wala ni sila, dili pud kita mo survive. Without them, we are nothing. So, salamat sa atong mga sponsors sa Kapihan sa Dipolog. And they are the following: Attorney Senen Alvis Angeles, Vice Governor sa Zamboanga del Norte, Presiding Officer sa Sangguniang Palalawigan sa Zamboanga del Norte. Dagang salamat nga to ka Attorney Julio C. Napikit, Presiding Officer Pro Tempore, Sangguniang Palalawigan sa Zamboanga del Norte.
former Congressman Attorney Rosilier Matoy Barinaga, Undersecretary sa National Anti-Poverty Commission, CONAPSI. Dagang salamat sa SLX Bar and Grill nga kaniadto mao kini ang batchoyan ni Bitoy. Ang SLX Bar and Grill is ideal for family and barkada outdoor gathering. Diha ta magkabayan food trip sa SLX Bar and Grill. Pilawi ang labian kaayo nila nga balbakwa na init kaayo, basoy, pork and chicken barbecue o mga mabugnaw ng mga ilimnon sa SLX Bar and Grill. Dayon free wifi, free pagid ang video kay diha sa SLX Bar and Grill. Kini nahimutang sa Martinez Street, Tindakbayan sa Dipolog. Dayon, labi na karong Sunday makaron. So dito ta mag lulinghaya o dito ta magpalagay lay sa SLX Bar and Grill. Ana ang himutang sa Martinez Street, Tindakbayan sa Dipolog o di pa nagiyahan gidumala ni Mr. and Mrs. Ray and YF Akas. Dagang salamat po sa nato ka Attorney General C. Napikip, lawyer and notary public, City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog. Dagang salamat nga to ka Mr. Henry P. Chanero, Labor Attaché 1 sa Palo, Hong Kong, Department of Labor and Employment. Dagang salamat nga to kang Engineer Salvador Dilina, ang Port Manager na to sa Philippine Ports Authority, sa Port Management Office, Dapitan Port, Barangay San Vicente, Dapitan City. Dagang salamat po sa nga to kang Mr. Muhammad Hassan Adjo, atong Provincial Agrarian Reform Program Officer 2, sa Department of Agrarian Reform, Santa Isabel, Dipolog City. Dagang salamat na to sa JNP Fruit Nursery and Lumberyard na maligya sa klase-klaseng fruit seedlings, no? Sa ubos lamang na presyo, anaang mahimutang sa Barangay Lingasad, sa Lungsod, sa Pulangko, sa Buanga del Norte. Aduna usab branch ang JNP Lumberyard nila anaang sa Barangay Galas ng Dakbayan sa Dipolog. Of course, dagang salamat na to sa Janus Marketing na namaligya sa lain-lain ng mga spare parts sa inyong mga sakyanan sama sa Honda, Suzuki, Mazda, Hyundai, ubusan pa sa ubos lamang nga presyo. Ang Janus Marketing, di pa nag-iyahan ni Kanji, ni Putak, Barangay Chairman Janus Yu, nahimutang sa Quezon Avenue, ng Dakbayan sa Dipolog, o matawag sa telephone number 212-1148. Dagang salamat na to ka Mrs. Milagros Agustin, sa Chicago, Illinois, USA. Nga to kang Roger William o Jennifer King sa Omaha County, Northern Ireland. Dagang salamat nga to kang Councilor Alimarlo Dagpin, City Councilor sa Dakbayan sa Lapitan o Panelis sa Katihan sa Dipolog. Nga to kang Congresswoman Glona Labadlaba, dagang kayo salamat, Member House of Representatives, Second District sa Sambuanga del Norte. Dagang salamat po sa National Grid Corporation of the Philippines, pinaagi kang Regional Corporate Public Affairs Communication Officer Beth Ladaga sa Iligan City nga nakayo na yon. Dili mo tanong og mga kahoy o dili usab nga motukod sa bisan unsa nga infrastruktura diha sa Ilawom or hadol sa transmission lines para mahalikay kitang tanan sa disgrasya. A message of concern coming from the National Grid Corporation of the Philippines, ang 138 transmission cable lines nila nga project ana-ana hapit na mahuman diha sa barangay Sigabi man siguro na lungsod sa Pinyan sa Buanga del Norte substation Pulangko ilang gitawag pero dili mao ang location marang ila na silang i-correct no kay bago lang mi nagka-istorya ni Ma'am Beth Ladaga kauban dito sa ila ang NGCP Medical and Dental Program da gisponsoran sa NGCP dito sa barangay Dibenta Perla sa lungsod sa Pulangko diin gitambayoyungan usab sa lungsod sa Pulangko local government unit o ingon man sa provincial government of Sambuanga del Norte pinaagi kang Governor Roberto Y. Uy o kang Mayor Evan Holt Boyet Olvis. Dagang salamat po sa ngayon kang board member Romil Yuli panilis sa Kapihan sa Dipolog at kang Atty. Ruben Ligurio Dipolog City Councilor panilis sa Kapihan sa Dipolog. Dagang salamat na to kang Mayor Evan Holt Boyet Olvis Municipal Mayor sa lungsod sa Pulangko sa Sambuanga del Norte. Dagang salamat na to kang Vice Mayor Alfredo Bayutit, Presiding Officer sa Sangguniang Bayan sa Pulangko, Sambuanga del Norte. O ganyan man na to kang Engineer Gilbert Cruz sa Petra Cement Incorporated, Lower Erasan, Roja, Sambuanga del Norte. And last but not the least, dagang salamat na to sa atong legal consultant na si Attorney Crescencio Palpaga Jr. Kay ang ato ang kanhing legal consultant si
judge naman, Judge Kenneth P. Rosal. So mao kato ang nagpaliw sa atong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan 9-11 o'clock in the morning every Sunday. Live kita sa simultaneous sa TXDR 981 AM 94.1 IFM o ingon man live streaming www.imdipolog.weebly.com. Dayon ang kapihan sa Dipolog anaa sa YouTube. Click lang sa kapihan sa Dipolog sa YouTube. Dayon makita ninyo diha tanang edisyon sa kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan kauban sa ato mga bisita, tinasidungang bisita matag Domingo nga tanan. So, thank you so much. And we would like to acknowledge the presence ato ang mga bisita karong butaga. We'll start off with sa Philippine Coast Guard. Introduce lang yung kaugalingon, palihog. Okay, good morning everyone. I am PD Officer 2nd Class Julius Albansuela. I am representing my station commander as per his instructions. I am also the newly installed acting deputy commander of Coast Guard Station Dapitan. Thank you. Okay, so thank you so much, no? How to say, masih yada? Okay, si PO Second, anak din dapat kuno, kayo Police PO Toman. So, PO Second Julius Vanzuela, no? So, acting deputy commander sa Philippine Coast Guard, Dapitan City. Ang imong kaoban, palihog? Good morning everyone, I am Simon Second, Gudelio Bidokoy Jr., Philippine Coast Guard. Okay, so, Simon Second po ka, Philippine Coast Guard. Ito ano, karoon pa tayo kayo lang ngayon, ana dahil no, tayo sa police, sa military, no? So, lain-lain dahil. Okay, thank you so much, and of course, there is atong right, atong acknowledge the resource, si Mr. Byron Patag. Byron Patag, okay. I'm Byron Patag, Terminal Supervisor, Philippine Ports Authority, Port Management Office of Zamboanga del Norte. May muntas sa kami. Okay, thank you so much. Og ato ang papadiri, ato ang acknowledge si Mr. Paterno Yadaw. Good morning, sir. Good morning to everybody. I'm Mr. Paterno Yadaw. I am at present designated as the manager for Services Division under the Philippine Ports Authority, PMO Dapitan. Okay, thank you so much, sir. And last but not the least, the lady among the thorns, si Ma'am Wyatt Akas, ang atong Executive Assistant sa Philippine Ports Authority, Dapitan City. Good morning, ma'am, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Good morning once again, and thank you for having us here. We hope that we could inform the public dahil sa ato ang port development and port operations, and we could answer your inquiries, your questions about the port of Dapitan. Good morning. Okay, thank you so much. Before we proceed with our discussion this morning, ato lang i-inform na atong gi-invite unta ang taga City Engineering Office sa Dapitan City, na istorya nato dito silang Engineer Julius Noay. Then, kagabi na naw siya, bake off siya, kaya namura, kung dili kayo kung sila inform, diyan na ang bahin sa relocation, diyan na mga balay diyan sa Dapitan. Ingon siya nga, I know Engineer Julius Noay, naminaw karon, nag-monitor karon. So, thank you so much, no? Siguro sa umabot ng panahon, makaibalo na mo bahin sa relocation site o sa Dapit, ana ipangbutang diya, kay siyempre ang engineering office man sa Dapitan ang implementing agency ani ni adayon sa relocation, no? Puhon sa diha ana na ang mahawa diya sa pantalan Dapit ng mga kabalayan. So, but anyways, kung mong ania maka lugar si Konsyal Alimar Ludapin, or better yet maka text lang siya mga information dahil ani ato i-share report sa ato mga naminaw karong butaga, kay ato mang hisgutan ang port expansion di Dakbayan sa Dapitan. And also, ako pong ipahibalo nga doon natin gipang istorya, gipang tawagan, gipang invite nga taga DPWH, no? Third Engineering District. Pero murag, dili po sila pasali, kay dili po no sila basigil sila katubag sa mga pangutana. And most of all, papadalhon patag sulat dito sa regional office nila para mananghid nga ma-interview sila. I don't know what happened to the Freedom of Information Bill. O wa sila kay baluana ato silang inform, no, ang taga Department of Public Works and Highways sa 3rd Engineering District.
So kita diri sa media kita man moy kanang matud pa nila fourth estate dayon kita may gisaligan para ipahibalo sa mga katawan unsay nahitabo sa kalambuan sa ato ang gobyerno sa atong palibot. So kita messenger ta para makahibalo ang mga katawan. Mauna nga mangimbitar kita o mga bisita para nga magpakisayod sa ang mga katawan unsay nahitabo kay after all ang mga government projects kingdom people's money ato mga taxes. Okay, so hinapunta nga ang mga taga DPWH Third Engineering District, kaya balo man ko nag-monitor mo karon, makasabot mo ni Ana. Dili na kinahanglan mga padala pa pag-supina, memorandum, or sulat padulong sa asa dapit para lang mo invite ninyo na naara man ta mo dili nag-servisyo sa atong locality. Okay? So thank you so much for that. At pag atong sugda na karon ang atong discussion, may kalabot na sa atong expansion sa Philippine Ports Authority, Pitan Port, diyan ato ang lugar kay mao man gyud na ang number one nato no ong kung matud pa nga mao na siyay nga prime nga port diri sa atong Sambuanga del Norte diin daghan kay mga pasahero nga mosakay og barko padulong sa Cebu, Dumaguete, Manila diha gyud sa ato ang Dapitan City Port. So naaman diri ato mga bisita ato ning magpakisayod kita kabahin na sa kalumbuan diha kay especially so nga karong bago diha ang mga 30 tukarubok no mamuayot nga mga congressmen sa para sa nautical highway kuno to nga expansion or program no sa ato ang presidente Digong Duterte nga gipanguluhan dito mismo ni House Speaker Pantaleon Alvarez no kay dito man ta naka-interview kauban sa mga local media. So mo na nga ako pong gidala sa kahanginan karon ang ato mga bisita karong buntaga. So kinsa may ato pangutan-on mamuayet, kinsa may mutubag o unsa na ang latest nga kalambuan diha sa ato ang pantalan sa lakbayan sa Dapitan karong panahon na. Is it Mr. si Mr. Yadaw? Sir, go ahead please. Once again, magandang umaga po sa inyo. Ay, di ka kasarot Bisaya, sir? I'm from Tarlac, madam. Tagalog na palaka, parehos na palaka. Nakapagsalita tayo, kaya lang medyo balibaliktad minsan. Ah, okay. Ngayon, pero makaintindi ka ng Bisaya? Oo, nakakaintindi po tayo. Thank you. Kaya murang di takalaw tayo, ano, sir? Alek. Basta Tagalog. May magkaintindihan, man. Man. To begin with, to answer that question, at present the office is meron pong pinatutupad na port expansion project. Number one is the construction of our third floor, wherein we will accommodate guests and other employees from other areas para maging pong komportable sila. Pangalawa po, mayroon pong pinagagawang transit shed or warehouse to accommodate more cargos para hindi po sila masira and as protection to the forces of nature. But thirdly, undergoing at present yung construction po ng ramp 2. As to future plans, I believe the engineering division is formulating for the expansion of the reinforced concrete pier and for the future additional ramp 1. And so far, yun lang po ang masasabi ko as far as I know, and those are the projects to be implemented by the office. Okay, sir, are we on an exact time frame? What's the date of completion if that was already started? And how much is the funding set aside by the government? Do you have any knowledge of it? As to the exact funding, ma'am, it should be sa palagay ko po dito sa transit shed, mga 30 million. And to the ramp 1, rehabilitation and improvement, maybe less than 10 million. And for the construction of the third floor, I believe it's more, it's less than 20. So the exact figure, madam, I believe next time we should invite the engineering manager or personnel to, in order for us to have a clear cut idea on the exact amount.
of the cost of the projects. Yun lang po. Okay, Sir Byron, do you have anything to add sa istorya ni Sir Yadaw regarding sa construction? Mayroon din tayo sa terreno. Ang dimension ni Sir Yadaw, Paterno Yadaw, yung mga ongoing projects sa PPA, yung renovation sa or construction of a multi-purpose hall, yung transit shed which is ongoing also. Ang future project namin yung additional roll-on roll-off ramp located at the yung nearby barangay renovation site, yung bagong additional ramp namin which will cost around 30 million. Yan lang. Okay, thank you so much. Ayaw ibundak imong camera kay maguba. For anything else, we'd like to acknowledge the presence of our Info Center Manager sa Philippine Information Agency, Mr. Pons Roda Pons. Morning, Dr. Pakay, ka ba nung imbundak to? Para matikan ba nabot na? Okay. sa itong tigpaminaw sa Katihan, sa Tipolog, yung matama viewers, sa itong bisita, Karumuntaga, welcome back. Sa itong Katihan, sa Tipolog, gusto na yung maimbundak. Okay, thank you so much. Additional information, gikan ni Ma'am Wyeth Akas bahin sa PPA ongoing projects? Daghan pa kayong mga paabuton ng mga port development projects ang PPA, daghan pa minggi pang bansay na mga projects, pero it's for approval of the head office. So ang gusto lang na ako maano sa public na the Philippine Ports Authority Management of PMA sa Buanga del Norte wa siya nagaundang sa paghimo o development para sa ato ang pantalan para kita maka-accommodate of more vessels, naghanap ng mga barko nga mag-abot, or we are looking forward na maka-cater of block. So the ship as per suggestion ni Yosek Barinaga. Yes, and then we are looking forward to accommodate foreign vessels. So kinahanglan nila ang dako nga luna or dako nga area. So we have a port expansion na mga more or less 5,500 square meters na pagpalapad padong sa dagat. Kay diri sa inland, wala naman tayo area. Kay so mag-reclaim na ma'am. So ing-ana siya. And that's all. As of this moment, pila ka barko na to diha ang nidunggo sa ato ang Dapitan Port? Kanini ang domestic nga mga pasahero nga vessel, pila pud ang cargo vessel nga naa diha nga magbiyahean asa dapit. Do na ba tay mga facts na data sa anang naa, Mr. Byron? As last year 2016 tay ang atong base sa atong statistics no, 3,200 ang barko ang dunggo diha sa pantalan. Domestic saka foreign. Okay. You are talking of foreign ships. Ano ba na siya? Cargo vessels lang. Cargo vessels. Yung kasi kasali yung kwan dito, yung Shokon, yung Dicomi, Dipolo Coconut Oil Mills, saka Wilmar sa PMO Statistics. So yung mga foreign kadalasan na sa private ports. Okay. Kaya ito man sila may magkarga no, sa mga katong mga oil diyan sa export for export. Okay. So, bali, ang nakafocus log lang yun ang Dapitan Port sa passenger. Passenger and in domestic cargo, domestic vessels. Okay. Tabok pa ka dyan rin sa Philippine Coast Guard kay usama ni sa gadala o safety pod sa mga pasahero nga manakay sa barko diha sa itong Dapitan Port. Palihog sir, unsa man po inyong mga pamaagi na mahimong safety ang atong traveling passengers na masakay diya sa barko sa atong Dapitan Port Manukad, especially so nga karong panahon na dagay sa iro mga manguli, manglarga, kay baksyon good, at the same time, Lenten season pa dyan. So magandang umaga po sa ating lahat ulit. Sa ngalan po ng bumubuo ng aming tanagbaybayin ng Pilipinas, sa Philippine Coast Guard, malugod po namin na pinapaalam na kami po ay very strict at very proactive sa aming tungkulin, lalong-lalo na sa aming five core functions, which is the Maritime Law Enforcement, Maritime Search and Rescue Operations,
Maritime Search and Rescue, Maritime Environmental Protections, and Maritime Security. Since ngayon po ay malapit na po yung mahal na araw, we have already activated the passenger assistance to cater all the passengers, the influx of passengers at the terminal at PPA Dapitan, at the same time at port of the Polog. So kami po ay mahigpit po namin monitor po yung yung volume po ng pasahero para at least mabigyan po sila ng assistance kung sakaling magkaroon po ng may mga kailangan po yung pasahero pa natin. So meron din po tayong kagapay po dyan, yung Philippine Coast Guard Auxiliary po natin, yung volunteers po natin na meron po silang equipment, ambulance, na siya pwedeng gamitin po natin kung may mga sakuna. Pero hindi lang po yun, hindi lang po during Lenten seasons o mahal na araw, it's part ng duty na ng Coast Guard na lahat po ng vessels ay nagkakandak po tayo ng pre-departure inspections. So from top to bottom po yan, ma'am, lahat po ng from main engine to deck. So chine-check po natin yung lahat ng documents po niya kung valid po siya, at number one po yung mga safety navigations, and then yung engine kung operating, kasi once na hindi po operating po yan, delikado yung safety po ng pasahero po natin at saka yung may-ari na rin ng barko, pwedeng magkaroon tayo ng hindi magandang sakuna. So yan po yung parati nating ginagawa, na pagkakaalam po nila ay napakadali, pero mahirap pong yung daily basis na ginagawa po namin. So kailangan nating i-check talaga yung barko kung talagang seaworthy ba yung barko bago siya umalis sa pangkalan. Okay, thank you so much. Aside from the seaworthiness of the boat, no, or ship leaving or docking in the Dapitan City Port, how about the illegal activity since its operation dyan sa Dapitan Port? Meron na ba kayong nahuli na mga illegal activities like drugs or firearms? Last year, December, nakahuli po tayo dyan ng yung drugs, yung sa crew ng Kukalyong, tama naman, no? Kukalyong vessel, yung crew ng crew. Mismo yung crew ng Kukalyong na natin, may dala siyang Is he the courier or user lang siya? According to din sa intelligence report natin, na from within the coordination from PDEA, courier daw talaga siya. So nag-conduct tayo ng paniling from Cebu to Dapitan. Aminin grams or Sashay lang po siya. Pero based doon sa report, talagang courier siya. So nag-conduct tayo ng search yung canine dogs natin. So nag-onboard naman po yung canine dogs natin para ma-ensure talaga na yung safety ng barko, kasi yung number one talaga yung safety ng barko at yung pasahero, para at least hindi tayo malusutan ng mga explosives. Pero unfortunately, naka-receive tayo ng reports from PDEA na may isang crew na nagpo-possess siya sa drug. So nag-conduct tayo ng entrapment. Yung personnel natin ng Coast Guard is nag-conduct ng inspections through the canine. Yung canine natin ang naka-detect na verify yung drugs is nandun sa cabinet, yung locker niya mismo. So yun po yung isang accomplishment natin. Pero usually mayroon din tayong mga accomplishment diyan, yung mga yung victims from human trafficking. Last day naka intercept din yung yung sa someone personnel ng Coast Guard, at with the help also the someone in Cebu. Yes, ma'am. Sambuan Bato. Meron po tayong na-intercept doon na victim ng illegal human trafficking. So ngayon, pinabalik na natin dito para sa proper turnover doon sa CSWD dito sa Dapitan. At the same time, yung CSWD na ang mag-turnover doon sa family. Okay, that's good accomplishment, no? Kay particular man tayo, di ba, before, atong nang isgutan natin si Yosek Matoy Barinaga, no? Nga, bahay ng human trafficking, illegal drugs,
about mga illegal nga mga firearms nga makuha sa barko nga mapoy makahimo kuan danger sa o kuan sa ato ang mga pasahero nga manakay diha sa ato ang barko diha sa atong ilog ay sibog daw ng palibot. Okay, before we proceed, na aton mga makauban nato ko diri ang mga taga Philippine Maritime, no? Is it correct, no? Or Maritime Police? Okay, Philippine Maritime Police. Kamong duha na. Occupy the vacant seat, please. Okay. So ato yung acknowledge diri ang Maritime Police, no? PNP Maritime Police. Ha? PNP Maritime Group. Muna ay tawag sa inyo. Okay. Station in Dapitan City, Dapitan Port. Okay. So use the microphone, please, and introduce yourself. I am PO2 Mark Jason de Guzman. Inter-operative po ako ng 904 Maritime Police Station. Station at Dapitan Port. Ang imong kauban, please. Makasabot mo, Bisaya? Yes, sir. Okay. Sige, palihog daw. PO3 Basilabi Bain, ma'am. May designation na ako with Interim Inves sa 904 Mapsa. Okay. Amurak mo rong o dabu-dabuhan o pangutana, ha? Relax sa amo di, ha? Magkapi sa taron. Joey, ato kapi palihog na mainit nga kapi sa kapihan sa Lipolog. Ato na yakali sa paliabot diri sa ato ang panelis si Edgar Saranda. Okay, salamat po. Good morning sa ating mga sokiti paminaw sa Kapihan sa Dipolog. Welcome once again. It's another Sunday. So, pagpabili nga paminaw, hantod na sa las 11. Tagas, kabuntagot. Good morning. Okay, happy Palm Sunday day. Yes. Thank you so much, no? Taga Philippine Maritime Group. PNP Maritime Group, no? There is a, okay. I'm just curious muna, usay, makuan ko. Para sa kasayuran sa tanan, unsa po inyong trabaho diya sa pantalan, no? Ay naman tayo Philippine Coast Guard. So na ay PNP Maritime Group na diha nakadestino sa Pantalan ato, no? Anywhere in the Philippines, no? Na adyod mo grupo anang naka-assign. So palihog daw, pakisayri ang ato mga naminaw karong butaga kung sa po'y trabaho sa PNP Maritime Group diha sa ato mga Pantalan. Siguro si D. Guzman? Yes, ma'am. Mostly, ma'am, ang PNP Maritime Group, ma'am, ang sole focus po niya, ma'am, is security, ma'am, sa area. Peace and order sa Palawan Port. Hindi lang sa Palawan Port, ma'am, within sa coastal areas, yun, ma'am. So, kami, di-designate mo yan ng mga vital installations para ma-suppress na to niya itong mga criminal dito, ma'am. Para dilin ni sila magkuhan, makahunaw-naw mga tautan. Opportunity mag-una mga magkuhan sila. So, kami, as presence na mo na dito, so, mag-deter na mo ang ilang mga kuan. So, public security, eh. Okay. So, pwede na to pakisairan na may Philippine Coast Guard na sila sa barko. Kamuhin mo sa barko. Kamu sa compound, ang PNP Maritime Group. Yes, ma'am. Within coastal area. Sa coastal area. Yes, within the port area. Yes, okay. Ato nang gikuan gi unsa na gi klaro para makasabot usab kita din eh o ang mga naminaw o wala ba tay duplication of job, no? Wala ba nga nagbalik-balik, nagsapawan, ana bitaw kay naa magid mo lain-lain nga tahas sa inyong mga trabaho. Siguro si Ma'am Wyatt Akas makadugang ana. Ma'am Wyatt, please, palihog ko sa microphone. So, ang Philippine Coast Guard, as we are na orient sa port, sila tong dito sa barko. Mga kargamento sa barko, murag sila po deputize sa Philippine Coconut Authority nga mag-check kung naay mga sakto na mga papeles ang ato ang mga coco lumbers nga gi-transport, ang mga endangered species, ginadakop po na nila pag walay mga papilis. And then, ang Maritime Police is outside the port area. Kasi we have, in Philippine Ports Authority, we have Port Police Division. So, ang may jurisdiction sa sulod sa port, jud ang
Philippine Ports Authority na Port Police. Pero i-turn over whatever nga madakpan or makuan sa sulod, i-turn over sa maritime, mauna na ang maritime na pod ang maghimog report for PNP endorsement. So ang Coast Guard sa ibabaw sa barko and then sa mga cargamento ng mga endangered sa gideputize pod sa ila. Okay, by the looks alone, kay naamulitanan, meaning to say nga maayo ang yung coordination, cooperation with each other. Kay naamod din maritime na ang Coast Guard na ang PPA, no? So makita na to nga united mo diha. Yes. Kay na may uban nga pantalan nga nang giaway na ang Philippine Coast Guard dili mo kuan ana kay nag murag nag stepping each other's kuan ba toes, no? So mamaya yes ma'am. Nakikipag-coordinate permi ang PPA sa ila. We have the quarterly PMAC meeting or PSAC Port Security Advisory Council meeting. So dinha gina-open up kung unsay mga issues sa bawat isa, unsay ilang nakitaan nga kakulian sa amua nga gusto nila i-suggest para ma-close ano jud ato ang security sa port nga okay ang ato ang mga pasahero in safe sila mag-travel o mag-stay sa pantalan. So aside from that, every time may maritime celebration, so we are inviting maritime police at Philippine Coast Guard. Tanan nga naadra sa port community nga nagkuhan pati ang LGU San Vicente, ang mga taga-barangay gina-invite sa PPA. So karon we have an off-plan ligtas biyahe Quaresma, which we have composite team, maritime police, PNP, Dapitan, HPG, Philippine Coast Guard, o ang among Port Police Division and Operation Division, 24/7 sila sa help desk. Dito naghimo ni composite team nga help desk para sa Oplan Ligtas Biyahe Quaresma. Okay, thank you so much. Ako din yung nakita sa itong attendance, no, si Mr. Paterno Yadaw, may manager sa Port Services Division. So, maybe sir, you can enlighten us more about your job as the manager of the Port Services Division diya sa ito ang Dapitan Port. Thank you for asking that question, madam. Unang-una po sa lahat, as manager of the Port Services Division, we adhere to the principles of quality management system. This is a process or procedures or steps wherein we are mandated to attain the level or we are mandated to attain 80% of customer satisfaction within the year. Secondly, we have to reduce the processing time regarding entrance formalities of vessels, if possible, to limit it to 3 minutes, as well as the departure clearance should be granted after complete documents that is submitted or are submitted within 5 minutes, meaning it should be reduced if possible within 5 minutes. As PPA, we manage, operate, maintain and construct ports, and with this objective we implement strictly security measures that is to protect the life and property inside the port. And with this, we do not allow pictures, we only allow authorized personnel to transact business in the port. In so doing, we aim to attain smooth sailing operations, and this is in coordination with other law enforcement agencies to install peace and order inside the port. And included in my functions is to see to it that the cargo handling operator complies with the terms and conditions of the contract as mandated by PPA, kasi sila po ang delegated namin para mag-trabaho po sa barko. They work on cargo, and with these terms and conditions, dapat po ay meron silang commitment, meron silang productivity rate as efficiency factor, or we want to determine the degree of their work, particularly sa pag-handle po ng particular na cargo or kind of cargo. Okay, sir, in times of confusion
problems arising in the port area regarding the passengers, cargos, mga bags, ana nga usay ma-misplace, usahay labi na daghang kay pasahero diha, ato man maobserbahan kay mga tupata diha, no, no, ay magpasakay, magpagikan tag barko, napoy pagbo, ana, kuan man gud kanang mangambak dayon ng mga sani kaning mga porters, hala panguha rin hapot din itong to ang mga bags, mga cargos, ana din hintaon ang pasahero kay wa pa kanaw sa barko kabuang tagukuro, asa naman tong iya ang mga bag nga gipangkarga, ana ba? So kanang inana sir, unsa may kaakuhan sa PPA para madisiplina pud ang mga porters nga dili lang pud pataka lang dayon og pangdasmag panguha og mga cargos without first og nga makita asa dapit nga orderly dayon kanana ang may pagkasabot sa mga pasahero ba nga dili magkawala-wala dili pud confusing. Yes ma'am. First of all, lahat po ng pasahero bago sumakay ng barko ay pinadadaan po namin sa X-ray machine. Kung sira po ang X-ray machine, we conduct 100% examination, meaning lahat po, lahat ng bagahe, kakalkalin hanggang sa lahat-lahat. Respected po sino po yung may dala. Without fear of favor, kasi with this, we have to be strict with this implementation para maiwasan po ang disorder, para matanggal ang or masuppress ang acts of terrorism. Pangalawa po, your question is tungkol po sa porters. As much as possible, ang porters po per our directive kailangan po nakapila bago dumating ang barko. We do not allow them masalubungin ng pasahero kasi it will create confusion. Number two, yung mga authorized personnel ay hindi rin po dapat yung mga sumusundo allowed inside the port. Maghintay po sila, makababa muna ang pasahero at after fully determining who they are with proper identification, only after that we allow their entrance to the premises of the port. Yun lang po. Okay, thank you so much. Arita sa, wapa mo ipagutan na guys, okay, arita sa Coast Guard. Kay, usually, pag abot ana sa dako kayong balita na lunod ang barko or nasanlag ang barko, ana-ana, diyan na din may bawaan na overloaded ay ang barko. Kay, ang manifesto dito, maura niya ang mga pasahero, then pag abot dito sa nga disgrasya ng angol, daghanda ay kayo. No, kay, moment yun na ng hitabo, di ba, no? So, kwanta, kanana ang prevention man dito ato ang gusto. So, diha sa atong Philippine Coast Guard, kay we have learned so many lessons in the past nga, dun ay mga barko nga nang hitabo lagi na, no, God forbid lang sa ato. Kanunay ba na to, diha, nga, gi-observe yun, nga stricto yun mo, nga, o wala yung mo yung ticket, dili pasakin sa barko, mag-headcount yun mo, para nga, ang safety sa pasahero, first and foremost, Moji, number one ninyo nga importante diha sa ato ang padagan sa barko kay kanang barko, negosyo mo nang ilaaw, niya kitang pasahero, nilukat ang ticket, ang ato ang kinabuhi, ato nang intrigo diha sa barko nga atong gisakyan, then all the while diha, katingon nimo, drug courier diha ang crew, naog adis-adis, dahil tapos sabog kayo, dahil saan pagkuhan sa mga pasahero maka-create og kagubot, then plus ang kuan pa ang mga barko pa ang seaworthiness, then paghiman-himan di ay pod kuan daghan kaayong pasahero gamay ra ang barko kay apas ang barko nga maka negosyo pod siya. So Philippine Coast Guard, please unsa inyo mga pamaagi ni ani to prevent this. Gaya nga po nang sinabi po namin kanina, ang Coast Guard bago lumayag po yung barko, nagkakandak po tayo ng pre-departure inspections. Yung pre-departure inspections, kasama po yan yung rolling cargoes and passenger. At the same time, yung mga navigational equipments and then engines, lahat po siya. So in terms po dun sa sinabi nyo na overloading po siya, hindi po siya, dalawang terms po kasi yan. Yung overloading in terms of cargo and then overcrowded in terms of passenger. Okay. Iniwalay na po yan para yung
civilian, ma-identify po natin yung overcrowded po sa passenger. Ang Coast Guard ay mahigpit po na hindi pinapayagan na lahat ng barko ay dapat hindi po tayo, doon lang po tayo kung anong, ilan po lang po yung ano, yung maximum passenger capacity. Hindi po natin ina-allowed yung excess passenger. At the same time sa overcargo, kung marami yung ruling cargo natin, yung vehicle or yung containers, nagbabawas po tayo niyan. Sinasabihan po natin kaagad yung kapitan ng barko na kailangan nilang magbawas para matuloy yung kanilang paglalayag. Kasi kung overloaded naman po siya, makikita na po natin yan yung load line po niya. Yung plinson mark na tinatawag, may bilog po doon. Kung lumagpas po yun, talagang ano, overloaded po siya. So kailangan pong magbawas bago umalis. Kasi yun yung isang reasons kaya lumulubog po yung barko. So sobrang bigat. Pero yung kung marami ang tao, yung pasahero, kaya naman po niya. Pero mahigpit na nga po nating sinusunod po yung batas na wala na pong exist. So sinasabihan din po natin yung ano, yung shipping company na no ticket, no on board. So yun naman po yung ginagawa po nila para at least lahat po ng pasahero ay nasa manifesto para maiwasan po natin yung hinala ng ibang mga kapwa natin na bakit lumalagpas. Pero dito sa Port of Davitan, hindi po natin ina-allowed yung excess passenger. Okay, thank you so much. Pagkata na, ikan Edgar, Saranda please. Magandang salamat, Beth. Good morning sa ato mga bisita. Other concern niya ako man, pero still sa function sa atong PNP Ports Authority, na amo po din atong Coast Guard at atong PNP Maritime Group. Ang akong concern is all about smuggling, no? Hot goods coming into Zamboanga del Norte and all of the ports of concern or in yung area, within the, sa inyong area. Kumusta man ang kaso sa smuggling or pagpasulod, payuhod sa mga smuggled goods din sa ato ah? So, ang tubagan ng Philippine Coast Guard, ang maritime. Either, oh. Okay. So, ang Coast Guard is deputized siya ng NFA, almost lahat ng agency, NFA, DNR, PCA, quarantine regarding sa mga wildlife, ano natin, animals. So, once na may dumaan na po sa port, so, dadaan naman po siya sa port, so na-check na po siya. Pero, pagpasok po dun sa amin, mayroon po tayong kinakounter po natin yan, lalo na sa yung mga ganyan na coconut o ano. Kung may permit po ba siya, lahat po ng permit po ba niya is na ano niya, na secure po niya. Then doon na po tayo, naglalagay po kami ng ano po doon, remark na okay na po siya. Until today, wala ba tayong cases of smuggled goods sa itong mga port of concern, sa port of area of port na to, Larry? As of now, 1 year pa ako dito, sir. Wala pa naman, sir. So sa ato tingaling sa any port nga within sa inyong jurisdiction. For ano sir, ganito para din tayo ano, ang Coast Guard kasi sir, once na nandun na sa container yan, wala po kaming authority to ano, to open the cargo. Mm-hmm. So ang may authority lang po diyan is custom. So, wala sir. So hindi natin ano kung ano ba talaga yung ano na i-declare nila doon sa ano sa container. Once na kunwari ang dineclare na nila toys pero hindi pala. So hindi naman kami authority na mag-ano, pero once na may report from other agency or kahit na anong agency, so that's the time na we will ano conduct an investigations and then coordinate also to customs and then with the maritime to ano to check or to verify with the PP also para hindi po tayo ma-technical. Okay. So I'm not pinpointing any group or any institution. Concerned ba din niyo yung mga ports na operated by hindi sa inyo yung halimbawa operated ng local government, mga ganun, yung mga ports na ganun. Hindi lang on cases of smuggling but other cases na supposedly it concerned in your Coast Guard, PNP Maritime. Sa ano sir, sa private ports and LGU operated, wala po kaming authority to intervene with their ano operational ano
Pero in terms of security of the vessels, doon po pumapasok lang po yung Coast Guard. Kung ano po, kailangan po niyang dumaan talaga sa amin for free departure inspections. Kung nag-comply po ba siya sa marina na sinet niya about sa safety. Okay, sige, later on I will put more questions later. Thank you sir. Okay, thank you so much. I would like to ask these questions to PNP Maritime and to Philippine Coast Guard. What happens to the seized logs or wildlife animals being confiscated by your office? Ano mangyayari doon sa nadakip ninyo na mga hot logs or hot cucumbers or for Philippine Coast Guard yung mga wildlife, yung mga hot items na nadakip ninyo? What happened? So what will happen to you? Bahin anong kuha naman if na-seize na mo mga lumber or mga logs, ina-turn over naman siya sa DNR mo kasi sila man ang angay na agency nga ginakuha ng ginamo na. Same po sa mga wildlife man, ikuha po na mo sa ano sa ila sa right authority man. Muna, same, I think same po sa Philippine Coast Guard. Yes. Okay, Philippine Coast Guard sa oh, sa inyo ang kwan since last year lang kay first quarter mataro no April pamanta. So ang last year mas daghan ba bung nadakpan nga mga kahoy or mas daghan yung nadakpan nga mga wildlife or mas nakafocus mo sa illegal drugs o sa illegal firearms? As unsay mga statistics na last year na inyong nangadakpan? Philippine Coast Guard ona. In terms sa logs, yung PCA, yung mga kahoy, wala po tayong ano, wala po tayong apprehensions po na dumaan po dito sa port. Lahat naman po ng kahoy is may certain documents po siya na ano. So wala po siya. Pero ang ano lang po namin dito yung usually na apprehensions, yung nga sinabi namin kanina, yung sa drugs at the same time yung mga illegal fishings. So ang Coast Guard ay malimit na nagkakandak ng seaborne patrol to intensify security within the coastal from Rizal to Butalac. So yun po yung area po namin. Malimit po tayong ano nagpa-patrol para at least masigurado yung ano yung seguridad ng ating mga mangingisda na rin. Kung sakasakaling maano tayo is makapag-render po tayo ng assistance kung may nasiraan po ba diyan o ano po man yung kailangan po nilang assistance dito sa Coast Guard po. Okay, thank you so much. PNP Maritime. Yes ma'am, sa ano po ma'am, meron po tayong isa sa last year ma'am, yung sa logs ma'am, na file ng case na support na po. Tapos, yung with regards naman sa illegal drugs ma'am, within sa coastal area, sa barangay na San Vicente ma'am, nagkakandak po tayo ng joint operation together with the local police ng Dapitan. So, mga, if I'm not mistaken ma'am, two, yung dalawang apprehension yung nagawa natin sa within sa San Vicente. Oh, it's good to know. Okay, gamay ra ang inyo ang nadakpan sa ato pa. Mga sana disiplinado, dili mga oh, mga law abiding ang atong mga dili sa ato report. Pero ang sa gawas sa puta kay dalo. Pero na ko tungutan sa Philippine Coast Guard kay mo man ning tabog sa una nga naapil o kakidnap ang inyong kauban nga Coast Guard dito sa kanang Aliguay Island no, kauban itong kapitan nga in town na looy kanang kanang God bless his soul no nga giputlan og ulo sa mga Abu Sayyaf. Karong mga panahon na syempre dita gusto kong magtabo na no simba ko lang God forbid. Increase na ba ang inyong awareness ang inyo ang kanang naaba how about yung inyong mga saling ana nga speedboat na naba para ikagukod og mga kwan simba ko lang palayo na po yung utro simba ko lang ha nga mahitabo nga kidnapping. Ana, makagukod ba na abata manpower? Kumusta ang status karon sa Philippine Coast Guard kay mismo ang inyong din kauban sa last year man to sa part ng kidnap. Sa part po ng Coast Guard in terms of equipment, sa amin naman po hindi kami nagre-rely doon kundi maging flexible lang po tayo. Kung ano po yung available, yun po talaga ang kailangan nating gamitin. Pero kung sana is madagdagan po sana, may vessel po sana tayo dito na siyang mag-secure ng within coastal natin kasi as of now, mayroon po tayong patrol boat dito pero
in terms na pag malalaki po yung alon, hindi po niya kayang ano, mag-conduct ng patrol. Kasi maliit lang po siya, 35-footer lang po yung, ano, yung vessel po natin. Kahit nasabihin po natin na meron siyang armaments with 50 calibers and isang machine gun, pero kung hindi man makapag-move yan, wala rin po siya. Hindi natin mababantayan talaga yung coastal boundaries po ng Zamboanga del Norte. So, ang kailangan po talaga natin, so, ang ginagawa nga po namin para at least ma-monitor po lahat ng area po natin dito, mayroon tayong PCJ from different from whole Zamboanga del Norte. So, inactivate po natin sila para at least sila yung magiging force multiplier po natin para ma-monitor talaga yung ano natin, yung karagatan po natin dito sa Zamboanga del Norte. Yes, because Zamboanga del Norte has the longest shoreline here in Zamboanga Peninsula in Region 9. So, muna, nangutana ko, Anatoy, how do you keep it up ba ang pagbantay sa shoreline na taas kaayo? Tapos, limited lang ang manpower, limited lang ang po inyo pong mga speedboat para panggukod nga mo lang ito nahitabo ag sa the other year, no? Simba ko lang, no? Then tapos kuan kanang kada balong so nabay or kada naray pantala anay existing coast guards. No ma'am. Sa Coast Guard Station Dapitan, yan po yung parang provincial stations po natin. And then mayroon po tayong tatlong substations, yung Coast Guard Substation Dipolog, ang area po niya is Dipolog and Katipunan. And then we have Substation Rojas, ang area po niya is Rojas and Manukan. And then ang pinakamalaki yung area ng Substation Sindangan po natin, mayroon po siyang 7 municipal coastal municipalities, so napakalaki. Fortunately, kahit papaano, mayroon po tayong dalawang available boats po natin dito na siya natin ginagamit during patrols, yung aluminum boat 246 and 257, para at least every may directive kasi ang headquarters po namin na we have to conduct at least 4 times a month sa boat po namin. Kasi masyadong ano expensive po yung ano yung fuel, hindi po niya kayang ma-sustain lahat ng kung araw-araw. So ang ginagawa po natin ay yung mga PCJ natin na volunteers, kuminsan mayroon po silang boat, so napikikiusapan natin kuminsan yun na po yung ginagamit natin para at least yung may katig, para yun po yung ginagamit nating pagpatrol din kuminsan. So kailangan po natin na ano, yun po yung ginagawa po natin, ma'am. Then at the same time, nagkakandak kami ng info drive sa lahat ng coastal barangays para at least aware din yung barangay na napupuntahan po natin lahat ng coastal barangay ngayon. Maritime, the same sa Coast Guard, yung mga, meron kayong mga personnel like in Dipolo, Gapitan, in Sindangan, Rojas. Shokun pala, wala kayo sa Coast Guard? Hindi, part na po ng under po. Bali yung Shokun, ma'am, is under po siya ng Southwestern Mindanao, yung Zamboanga. Zamboanga City. Yes, ma'am. Okay. Near Mangubito. Okay, maritime please. So sa maritime group naman, ma'am, under sa Region 9, sinegregate po kami sa, hinati po kami ng 5, ma'am, na mga station. May 9 offers, which is situated in Zamboanga City. Yung area niya ng Zamboanga, ma'am, yung cover niya. Tapos including na Triple SB, si Roy Belagian, wala? Yung Triple SB, ma'am, is Zamboanga del Norte, di ba? Norte, gila ito. Actually, ma'am, under yan sa jurisdiction ng 904, ma'am, under yan sa amin, ma'am. Kaso lang, ma'am, yung lawak ng AOR namin, sobra kadako ang among AOR. So, dili tanang coastal barangay o tanang municipalities among matawuhan. So, every time pag mag-conduct may seaborne operation, ma'am, same sa Coast Guard, ma'am, nakitap ni sila kay ang 904 karon, ma'am. Under repair pa lang ang among boat, under repair. So nagatapod mi sa agriculture sa Dapitan, even dito sa Dipolog, kung naga seaborne mi. So same po sa ila, ma'am, info drive, ma'am, ngadto po mi sa mga coastal barangay para i-register ang ilang mga bangka, mga motorized bangka, kung kaysa ni mga operators sa ni. Same force multipliers, ma'am. Yun po, ma'am. So yung with regards sa Triple SB, ma'am, under po sa aming jurisdiction. Pero sa sobra kadako sa jurisdiction, medyo kinahala kuan yun, ma'am, ba? Na sad to say, no, nga ang gobyerno unta, mauntay, na ako na kusog unta of strength unta nga mo go after this mga illegal nga mga persons through sa mga daghan unta nato nga mga resources. Pero unsa man nga mas maayo pa man to mga
mga busayap nito mga anak kay grabe pa kay ilang mga sus grabe pa kayo mga yes niya sa gobyerno luy kayo tao na lang no so yes PIA imo pagtaan na please Alin lagda sa minsan kay mo yung nabitin ko kanina yung isang sa silang yun oh yung nahuli sa Jax ang yung crew yung sa crew ng Kokalyong wala tayong pangalan mayroon tayong pangalan sir na-identify naman yung ano yung crew na yun and then na turn over na po natin sa PIDEA yung ano yung suspect so wala na tapos na yung trabaho nyo as sa wala tayong of, hindi ni natin pinabalo up kung anong naging development ng nahuli nyo sa amin sir once na i-turn over na po yung sa leading agency sila na po ang ano bahala po doon at least meron lang po kaming report na we have assisted the team from PNP or Maritime Coast Guard through headquarters na po and then properly turn over to the ano leading agency so sa record nyo walang hindi natapos yung kaso dahil nakahuli nga kayo pero hindi nyo alam kung ano nang nangyari sa nahuli niya. Oh. Pero at least did PIDEA hindi nagbigay ng feedback sa inyo kung wala po sir, wala pa hanggang ngayon. Ayan ang mangyari. Kasi sa amin sir, once na may apprehensions and then properly turn over to the leading agency, kunwari NFA kung illegal ano, rice smuggling. So bahala na po yung ano yung NFA na mag ano mag-file ng o mag-prosecute about dun sa ano. Kasi wala kaming ano na dun sir once at least we have assisted the agency's concern regarding on the reported ano doon kasi lang nakita ko after that nandun yung problema eh. Nandun yung bargaining kung baga maging andon mang maging bargaining between the suspect and the branding authority dahil wala na tayong control eh. Ang nga sa akin, sana kung maniningil kayo, paano na yung nahuli namin, ano nang nangyari? Baka the following day, makita mo, harap mo na pala kay, dahil binatawan na nila. Actually sir, mayroon mang report yon sir, yung, ano, yung final report siya, pero... Wala yung pangalan, no? Mayroon sir, mayroon nandoon lahat sir, hindi ko lang naalala okay, sir. Okay. Pero nandoon lahat sir yung kung ilan yung nasis sa kanya, anong pangalan niya, taga saan siya, lahat na nang ay ano niya, information nandoon po sa report sa ano, accomplishment yun. Eh. At saka yung sa human trafficking, do you have the name at saka kailan what particular? Meron po last week. Last week lang po yun, bali 17 years old taga Gudod, Sambuanga del Norte yung victim. Babae. Mga ilang taong gulang? 17, sir. Nandun na rin yung parents po niya with contact numbers and then sino po yung naka-apprehend then we will properly turn over to PNP Maritime Group and then the PNP Maritime Group will turn over also to ano to CSWD. Kasi yung Coast Guard, sir, wala kaming detention cell or detention na pwedeng cordon ipangandun sa mga ano. So, right away, kung sino po yung right agency po, tinuturn over na po natin yan para hindi po tayo magkaroon ng, ano, ng hindi po mapaul. Kasi, number one kasi, mahirap, dapat ba na, kanda na ba siya ng medical examinations? Maraming procedure kasi yan, hindi basta-basta po na, ano. Okay, from Coast Guard to PNP Maritime, okay, what happens next? Yung regards ano, ma'am, sa victim ng human trafficking. Actually ma'am, kami po yung after sa kanila, mag-cater namin yun ma'am. So, hindi naman siya ano, kasama siya sa aming babae ma'am, yung personnel namin na babae. So, siya yung nag-handle with regards sa mga babae at saka sa bata. And the following day ma'am, ang ginawa namin ma'am, turn over po namin siya sa DSWD. Tapos, sila, kinontak namin yung relative ng bata. Hindi makontak. Pero eventually na ano rin eh, na susunduin na siya ng tito niya. So yung DSWD na po yung natanong nun. Okay, siya pa, yung ano na lang. You have filed, mayroon kayong napasakaan ng kaso last year? Yes, sir. Ano na pong nangyari sa kaso? Dahil baka hanggang file lang yun, wala nang... Yung tungkol sa ano, sir, sa...
Salamat. Oh, yes sir, nasa ano na po sir, sa court sir. Anong development po na po? Ongoing na po kasi yun sir, nag-a-attend na nga sila ng ano sir, ng hearing. Yes, yes ma'am. May identity tayo sa ano po sir? Yung sa shipper? Ma'am? Yung sa shipper. Yung sa shipper? Okay, para dili ta makon og time no, ang pangayo nga data ni phone sa PIA palihog lang provide lag data niya para dili ta magtagsa-tagsa. Edgar please. But, okay, I'm so concerned doon sa ano, doon sa sinabi niyo yung trafficking. Doon sa intercept number. Wala pa doon yung culprit, yung nagdala, yun lang bang 17 years old yung nakuha niyo na intercept niyo. Yung trafficker. Wala pa doon. Last, nung nakarang kasi din sir, tumawag yung taga Sambuan Bato, then informing na mayroon silang na-apprehend, but unfortunately yung nag-traffic is wala siya. Mm-hmm. hindi na nakita, pero ang sabi ko naman nila is they are trying to locate that yung nag-ano sa kanya. Aha. So paano niyo na-identify yun na biktima yung trafficking? Usually kasi sir, ang ano ng modus ng human trafficking mga biktim, pinapangukuhan sila ng trabaho. Aha. At the same time, o kaya binibigyan ng pera. Aha. Na bera para at least kapalit ng yung serbisyo nila. Okay. Pero base naman doon sa ano yung sa naka-intercept po doon is ganun nga po yung ano niya, at the same time minor age po kasi. Uh-huh. Yun yung ano, mayroon naman tayo na yung hindi kailangan pa magtrabaho po yung mga ano minor eh. So at least mas maganda, since ganun naman po yung ginawa ng taga doon sa kapila, mas maganda na may ibabalik po natin sa ano sa parents para at least maiwasan talaga, kahit na sabihin po natin na hindi man siya victim, matulungan pa rin natin yung mga minor de edad kung sakasakali na ano. Hindi naman po siya nawala yung parents nga, yung parents at din siya, wala naman siyang sinabi na hindi tama yung pagkakaano sa kanya. So in the presence yun ng Dolly? Sir? In the presence of Dolly? No sir, wala. Meron po tayong tinatawag na yung taga-bantay sa Pantalan, yung okay. Human trafficking ano, under ng ano, CSWD at o ano, DSWD. CSWD. Oo, social welfare na siyang nagmo-monitor po diyan. And then sila, pag mayroon silang nakuwang ano, report, so yung Coast Guard or Maritime or yung local, automatically sila yung mag-assist to locate the victim. Ganun po yung ano, hindi po tayo yung mismong nakakaalam kasi kung ito ba ay victim ng human trafficking. Mm-hmm. Kundi meron pong nagbigay ng info. Mm-hmm. So tayo naman po na sa ano, magkailangan po nating mag-render ng assistance regarding dito sa ni-report po nila. Okay, thank you so much. Hari na punta sa PPA na ngadto ka nila ni Mr. Yadaw. Ah, okay, si Edgar. Thank you. Dito ko sa PPA, sir. Kumusta naman sir, paano na yung situation ng, kasi parang ganun pa rin no, parang mabagal pa rin ang paglabas o pagpasok, parang kung may darating ng mga barko doon, parang topic pa rin doon sa loob ng area. We understand merong paid na yung mga paid parking doon, hindi ba yung nakakabahala sa flow ng topic pag may mga pasayro madami? We'll answer the question. Ask Mr. Yadaw, please. Thank you for your observation, sir. During arrivals, most of the time, aandyan po yung mga tricycle sa labas. Ito pong mga tricycle na to, it congest in a way, or pinapaliit po nila yung kalsada para yung ating mga sasakyan makalabas. No, without obstruction. Pangalawa, ang isang sanhi ng problema, yung pong mga bahay na andyan, those houses are unwanted. Since I'm only assigned there December 1, 2016, I learned na ito ay subject for what they call this, relocation. As to the relocation site, I will know it later. Hindi ko po alam.
So, ang opisina, ang ginagawa po ng opisina, na-identify na po yung mga illegal settlers na yan, and na-appraise na po sila. This is in relation to the road widening project. I believe it is also the project of W Public Works. Yung impact po sa PPA, na-assess na po sila, na-forward na po si yung assessment, total assessment running to several millions for approval and consideration po sa head office. Pangatlong problema, nung dumating po ako dyan, parang nararamdaman ko na parang ayaw umalis ng mga tao. So, kailangan po ng matinding political will, especially to be initiated by the local leaders. Otherwise, just the same, year in and year out, ganyan din po mangyayari, walang katapusan. So, there must be changes as answer to your question, sir. Thank you. Okay, follow-up question, Gar. Sir, all of this problem na you have identified, can you still cater for more routes of ships via sa ato, sa pananalagin, sa port natin? We still have these problems until now. Can we still, if may mag-apply or may additional routes ng mga barko dyan, pwede pa ba? Hello. With regards sa capacity ng pantala natin, no? As of now, with all those problems, no? We can still accommodate more vessel. In fact, I think this April, no, sir, natay incoming na barko saka ro-ro vessel ang Starlight Shipping mag-operate sa dere, maybe Starlight Shipping. So ang trip nila is twice a day from 5 a.m. and 4 p.m. daily for Dumaguete. And sir, for future information ng po sir, napunta ay port expansion which is around 5,200 square meter. So that will help accommodate more vessels, including mga foreign vessels, sir. Okay, thank you, sir. Curiosity lang niyo o dulo ba ako lang to answer sa dagdugay na kayong mga questions sa itong mga sumasakay from the Dipolog, Pagdapitan to other places. Why is it nga until na wala tayo fast cap diri na balik ng itong mga fast cap, itong mga fast tourists na to? What had happened? Sir, nanatay kuan, fast cap. Sa una, ang fast crab passenger lang. No. Karon sir, bagong innovation sa mga barko karon. Ro-ro na siya. Fast ro-ro na siya. Fast ro-ro. Ang travel time niya is mga 3 hours na. But still, in other places, there are fast craft yung pang pasayero. Di ba? Oo, na. So, ganito mga kasagaran, sir. Why is it na wala na sila? Hindi siya nakarating dito sa atin. Sa una, na atay fast craft dito itong ocean jet, pero namagoy time na maot ito ang concert, ang dagat o rap kaya ang sea mo nang hindi yun sila mo venture na mo risky pa para mapadayon yung apong nguan. Pero na sometime mga 2000 nagnatay kundi sir ocean jet, no? Yes, gusto mas kasagaran mong sa mga fast cut dun sir, mga itong mga short one lang from siguro mga 1 hour to one and a half hours na travel time lang. Yes, we were wondering because these fast crafts are designed to wrap seas, di ba? In fact, this came from Australia, dito maligi pattern, kay Tagko, ngayong balo dito. So, we are wondering kung wrap seas sa ato compared to other places outside the country, mas wrap man ilang seas dito, but still this fast craft. So, gusto mo iba lang matang, so give me a reason ngayon na wala itong mga fast craft. Dipolog, Biyahe Dipolog, Cebu Dipolog, Dumaguete. Well, kung tuwa tas Dumaguete, we can see a lot of fast crap going to Siquijor, Cebu, and other places. That I don't know. Masay. Kala lang, base na sa mga sumasakay ba din? Sir, can I answer your question? Yes, sir. I believe the number one reason why nag-stop po ang fast crap operations
though it is a short distance travel, say for example from Dipolog to Dapitan to Bumagete, dahil mas mataas po ang presyo, ang bayad. Pangalawa, iba po ang tubig natin, ang nature ng ating dagat. I believe yung pong design ng Passcraft ay hindi suitable, although it is made in Australia, sa Philippine Sea natin, kasi because of the climate change. So, sa ngayon, as announced ni Mr. Patag, meron pong darating na barko na mas maganda, D-type siya, and a modern vessel. Ito po ay isang barko na galing Japan, and very stable po siya. Actually, Starlight Shipping, nag-order po ng limang barko. Yung limang barko na po yan, ginawa sa Japan. All of these vessels are currently deployed in several ports in the Philippines. Okay. One last follow-up pala regards sa relocation. So, kung saan bang payak ng local government units with regards to the relocation? Okay. How is it now? Okay. Ato na ipatubag ni Ma'am Wyeth Acas, although natay puno anaon niya bahin anak sa during sa press conference, no? Sa State of the City address ni Mayor Rosalina Nini Halosos. Ma'am Wyeth, please. Ang update sa ito ang informal settler, sir. Tomorrow, 2 p.m. na kami meeting. It is led by the DPWH. So, tanan na affected informal settlers sa ilahang project na expansion na to. Karoon nga murag dili mahuman-human. Agi ang informal settlers pod nga delayed ang release sa ilang project. And then, di pod manghawa or unsa ilahang concern. So, mao to nagpatawag, and then naghimo pud mi og sa amo a letter sa amo ang future port development, so mag road widening pud mi, pero for the future pa na siya, ginahimo pa lang amo ang mga plans and programs ana, to inform them para dili na sila mag renovate sa ilang balay, dili na sila magpadako sa ilang balay ug mugasto og taman-taman para sa ilang balay. Kay ang asset value nato ani, it's for the structure lang, kay dili man ilaa ang yuta, so government man ang yuta. So mao nang gareklamo sila nga nag-declare 2 million 1 point something ilahang properties, including ang gi-declare nila, including ang yuta, which is mali or dili ilaa. So tomorrow mahibaw-an i-kauban ang city government, so i-present na siguro sa city government kung ready na ba or sakto na sa mga ma-accommodate ang mga informal settlers sa relocation site. Okay, so Ma'am Wyeth, atong klaruhon ni ha, relocation site diha sa Dapitan City nga project sa LGU. Dayon ang muhatag sa relocation site is the LGU Dapitan City. Yes. Okay. Pero ang project expansion is for the PPA. Kinsa may mubayad anang na ang informal settlers nga namuyo diha, nga ilabi na maningil sila million man nga i-appeal naman nila og binta ang yuta nga dili ilaa nga public land man na in the first place, no, nganong naa sila diha na nagbalay. So dili ba maka force pod ang PPA nga amo amring area para sa gobyerno nga expansion gyud para namo sa amo ang opisina, nganong dili man na maka compulsory nga papahawa ang among opisina ani ni anila nga in the first place illegally man gyud na sila nagpuyo. So kinahanglan ba nga ang LGU gyud boy mo force ani niya mga tawana para mapapahawa tungod kay sila ang mubayad, or ang PPA mismo pod makapapahawa pod mismo tungod kay inyo ana nga proyekto nga gihatag sa atong national government, which is which siguro si Sir Yadaw, PSB manager na yes, ma'am. Ayan po ay malaking problema ng hinaharap po ng opisina. Basically, gusto po namin gawin yan yung ura-uradang palisin sila. But then, we should observe due process. Okay, pero matagal na yun, sir.
Nalaman ko po matagal na yan. Ilang administrasyon na yata ang dumaan, kaya nga sinabi ko, kaya nga po ang sabi ko, ay there should be a strong political will sa present leadership na yung aming mga plano ay ipatupad. Unang-una po, ay pangalawa po, yung area na yan, ay define yan as a part of our thoughts on delineation. Yes. This was approved by no less than the President of the Republic of the Philippines. Okay. Now, though it will be very costly for us, na bayaran po sila isa-isa, eh hanggat hindi po yun napapatupad, eh naobserbahan po ng opisina na parang dumadami sila. Nanganganak. So, what we did, nagkaroon po ng initial assessment conducted by the LGU, yan po ay pinadala namin sa Maynila for consideration. As to the additional informal settlers, yun po ang problema namin ngayon. Okay, sir. You are saying that the PPA, since this is your project, this is the given to you by the government, you are given the funding to pay these informal settlers to relocate to other place, which is also given by the LGU Dapitan? Is that what you are saying? Yung pong funding sa illegal settlers ay sa PPA po yan. For consideration. Kaya pala, sir, dumami. Kasi nasa inyo ang funding eh. PPA ang magbayad, hindi yung LGU Dapitan. Yun ba? Sir Yadaw? Ganito po yan eh. Financial assistance po yan para binibigay natin po sa kanila. Ang babayaran po yun ang pong structure as incentive for them to be relocated. As to the relocation site, eh, binibigay po yan ng LGU. Apo, so what is the minimum? For instance, for example, ako yung owner sa illegal, informal settler, tapos magkano yung minimum na ibigay nyo sa aking financial assistance for me to relocate to other places or else magkadamay ako? Ganito po yan. Yung kadamay, that is another story. Madam, ganito po yan. We determine the amount based on the existing structure. Kung ano po yung struktura ng kanila. Minimum. Meron tayong minimum. Wala pong minimum. Wala. Depende po sa assessment. Wala po siyang minimum, ma'am, kasi ang LGU Dapitan Assessor's Office, nag house to house sila assess in every kind of structure na affected sa project. So, gideterminin wala siya minimum. So, kung unsa ra jud ang ilang assessment per structure o per household, ay dili siya per family. Kay in a house may mga duha ka family ang ana. So, per structure jud siya. So, kana lagi within 1 year lang or 2 years from 146 naging 200 na karon ang list namo sa amo ang informal settlers. Mao man na gitong ipang X no ang mga balay no, yes, sa bit sa dalan tikas bigkas. Dili to tukang na X kundi di pahawaon sila no. So, wala ba yung mga violent reactions ani niya gikanila? O na napaki napag-usapan lang ninyo? Kung violent reaction, mid-June pa lang ito, ma'am, ngayon nagsulat ang mga informal settlers sa Malacanang. So, gisumbong Manila, nga daw ang PPA, mura gilipat-lipat sila, nga na-apply daw ang PPA of Fourth Zone Delineation Area. Nga daw, gi-applyan daw namo ang ilahang gitukuran sa ilang balay. So, we have refer that to our legal division, legal department sa head office. So, ang legal department na namo ang mag-reply sa Malacanang. So, unsa man niya, hangtod kanus man jud na naarin, katiwangwang po lang inyo ang project po, nakabitin po lang inyo ang project expansion po diya. So, kitang tanan man mag-suffer po na niya, para gudong tana sa kayuhan sa tanan. Diba? Lagi, di man tama ka-story ananaka, wala man sila dire kay lisod na. Lisod na. Okay. Yes, Edgar. Okay, ma'am, three observation lang nga po. Going to the port areas, right side, and hill side, nakakanda, nalaka ng ubang ng mga sitwers, nagamaog mga balay. Are they allowed to sit over
bisan pag dumalay port expansion kana ba nga area diha allowed ba siya to stay there kay nalang mga da nalang kamura nga mga little bug yun ha nalang nga takot-takot ang mga balay-balay ba unsa man sila okay na sila da dito allowed ba na sila to stay on the hill sides diha na sir Yadaw sorry no ang disadvantage ana no once na gamito na sa PPA ang area dira na sila magka medyo magka problema pero karon sa pagkakaroon pwede pa pero once na gamito na sa PPA kay within naman sa sumusunod sa port zone delineation so within sa administrative jurisdiction ng PPA kung may mga future project din dira mapahawa din naman sila pero subject sa mga requirements sa balaod na dapat na ay relocation site to be provided by the LGU ang PPA lamang ang dapat sa PPA magkamila ay magkahatag ng financial assistance to the local assessor i-assess nila ang mga property pila value muna pangayuhan ng budget sa PPA once maabutan natin na may proposed project na ready to be implemented na ano na area. So that's the time na kompleto na ng relocation site. Mura na naman sila mapa pabalin. Unay din og nga one last follow up for the plugin. Pag itim nagtaga. pinaka problema gudya sa nakita nato is displacement ani nila kay ang ilang clothing, ilang pinabuhi na amang gudya, di ba? So unsa man it's ang kaning paghatag nila livelihood alternative livelihood sa ilang bagong location nila is solely the concern of LGU ang people wala na wala man sila i-appeal kay LGU yes o basin pa lang doon na po ang PPA doon na po ikasugyot sa LGU kay kanil mag mga displays mag sila hindi the problem ang good was kipasugdan sila doon for such a long time na nga it is a government structure it's a port pero wala sila nilang po sila nila it has been tolerated for such a long time na diya sa nang inabuhi sa port area wamang ko na diya ang problema yun. Aso ka ng mga kasagaran balay na dala sa Pantalan, magtrabaho halos na sa Pantalan. So wala na sila kuwaig trabaho kung ibalhin sila. Ang ilan lang ang gipuyan, gibalhin. Pero ang ilan pang hinabuyan, naaragya po sa Pantalan, sir. Nalayo lang gamay, pero ang ilang trabaho, naaragya po sa Pantalan. Medyo nalayo lang sila. Oo. Okay, so ato ipahong pangutana before sa commercial is to the PPA, when worst comes to worst, no, na situation, na amoy, tagaan mo palitan, kay particular man ron si President Rodrigo Duterte, nga kinahanglan nga implement yun ang law, kinahanglan nga mahuman yun ang project this year or next year ba, na amoy timeline nga gisunod, kay na amoy kwarta, ana, pwede ba ninyo ma-enforce yun ninyo nga, mapabalhin jud sila through the coordination of the LGU Dapitan kay especially so nga para kuana guna diha para expansion sa port na guna diha and then kinilang mo'y naka problema niya so unsay mga kuan ninyo nga mga measures ani ni ahimuan but you will answer that after the commercial sir. Okay. Edgar go ahead please. Okay. Pabitin una later on the question will be answered. Ato na pasalamatan ng atong mga sponsors na sa kanunay nagpaluyot sa atong panaguban sa tulumanan ng kapihana sa Dipolog ng Magdomingo, alas 9 at alas 11. Pasalamat na ito na sa atong BC Gobernador, si Attorney Sinin O. Angeles, ang atong presiding officer sa sangguni ang panlalawigan. Kaya masab pa ito sa the Honorable Board Member Julius Napikit, presiding officer pa temporary sangguni ang panlalawigan. Og yung masaba malay yung masaba si ang ato nga kanhi ang atong dean sa College of Law kanhi og karon ang usik na sa National Anti-Poverty Commission kon NAPSI si kanhi Congressman Atty. Rosario Matoy Parinaga yung masaba ipalayan kita sa Isalix Bar and Grill Kamayang food trip, ideal for family and pagkatahan, outdoor gathering. Family Batsuan. Ano kini, o ko family Batsuan, dito kini.
Bu, apalagi yang dimalak ni masalah, Mrs. Ray Wyatt Akas. Ini masalah si Attorney General Dudu Napigit, lawyer and notary public, City Council of the Pollock City. Di pelan sa pagkang ini sa Hindi Tanyalo, lawyer Akas si Juan sa Dele, Palo, Hong Kong. Napalisap ka natin si Engineer Salvador de Luna, ang Port Manager, Developing Ports Authority, PPA, Port Manager Office, mga kapani manay, yun sa PPA. Na lapitan port Barangay San Vicente, Lapitan City. Imasob si Mr. Muhammad Asang Adjung atong Part 2 sa Dara Santa Isabel de Palong City. J&P Foot Mill City and Lumber Yard na baligyos ang kanilang siblings. O ang J&P Port Lumber Yard na kini limutang sa Barangay Galas niya itong dagdayan sa Ripolog. Janus Marketing alam sa mga spare parts sa Isuzu Mazda Hyundai sa Suki Rubanta. Di palagi yung gilimala kinini ni Putak Barangay Chairman Janus Siu katawag sa telepon number 212-1148. Si Mrs. Milagros Agustin, Chicago, Illinois, mga pagtimbaya, Roger William and Jennifer King sa Omaha County, Northern Ireland. Si City Councilor, takbayan sa lapitan, City Councilor Alimarlo Dagpin, nagpaliyo sa kapihan sa Dipolog, panulis sa kapihan sa Dipolog. Imasab sa Second District Congresswoman Glina Labad-Labad, sa House of Representatives representing 2nd District Zamboanga del Norte nagpaliyo sa kapihan sa Dipolog. Ang National Grid Corporation of the Philippines kung NGCP nagpahibalo na hapit na makompleto ang 138 kV line transmission project na dala kinugdugang kalambuan din sa Zamboanga di sila ng laligan sa Zamboanga del Norte uban pang mga dapita. Mga pahibalo, gikan ni Ma'am Beth Ladaga ng Corporate Commission Officer sa NGCP. Di palinsap ito ni Board Member Ramiro Lee na panulis usap sa kapihan sa Dipolog. City Councilor Tony Robin Ligurio sa lakbayan sa Dipolog, panulis usap sa kapihan sa Dipolog. Di palinsap ito ni Mayor Ivan Hotboyet Orri sa lungsod sa Pulangko ni atong lalawigan sa Zamboanga del Norte. Ito na sa iyong Vice Mayor, si Vice Mayor Alfredo Baitit sa lungsod sa Pulangko na may presiding otoros ng Gurian Bayan sa mong lungsod. Nagpalusap ka na to ang Petra Cement Incorporated, pinagi ni Engineer Gilbert Cruz, diya sa Lower Erasan, Ruhat, sa Zamboanga del Norte. Si Atty. Crescencio Cruz Palpagan Jr., ang itong legal consultant sa kapihan sa Dipolog. Mga pagtimbaya ng itong Mr. Vicente Chanson, sir, dagang absent sir, kita ka diyan no, sa New Jersey, USA, monitor mo sa kalablaw. Oh, ikan sa Amerika, na, itali na to kasi ng absent. Nya yeah, job opportunity sa monitoring and evaluation specialist walo ka community extension workers contract service ayon naman sa duha ka project support staff na contract service pagkikita ilang si Ma'am Shani Pakatang Sinto sa PIO sa DAR sa Zamboanga del Norte o giatis pangadto kang Parpo 2 Muhammad Desang Adjong inyong mga application lugang nagkaliwis ng kapihan sa Dipolog at sa pasalamatan well of course ang atong official venue ang function room sa second floor Hotel Camila 1 dalan General Luna ni atong dagpayana sa Dipolog ang Sandos Fried Chicken matong karaang linyo nalang sa ground floor ni atong Hotel Camila 1 dagpayan sa Dipolog mga sibyanan sa RMN Dipolog DXDR 981 at 94.1 IFM ang mga nagdala sa tingog sa kapihan sa Dipolog matag Domingo alas 9 ito sa alas 11. Ang pasalamat sa mga ang Metro Shoppers of Metrocom sa Rizal Avenue niya itong nagbayan sa Dipolog. Ang DCIP Celestial Maritime Review Center, daghan ang nakapasar. Yes, DCIP Celestial Maritime Review Center, di na kailangan itong layo, DCIP Celestial Maritime Review Center na. Ang Seafoods House, Las Barangay Bana, nasa dito na sa ABC Compound, no? Sa ABC Park. Niya itong dagbayan sa Dipolog. Ipalagyan ni Attorney Clyde Naong and Seaports House. Pipix Pension and Pipix Lodge sa Dalang Katipunan, Depositary Pension House, din sa dagbayan sa Dipolog. Gloria de Dapitan, Fantasy Land, yadya sa dagbayan sa Dapitan. Gloria de Dapitan, Benja Family, nadya ang Tia Cinema, Tia Mall, o Tia Supermart, no? O ginadya sa sulod ang Theme Park, ng Fantasy Land na ila kayo sa buo ng Pilipinas o sa gawas. Fantasy Land with new rides and world-class presentation. E masab, ang inato ilang restaurant na nahimutan dito sa Dapitan Aquamarine Park, Dampa, alang sa lamiang mga seafood dito sa Dakbayan sa Dapitan.
Ipalagi ang ginabala at yung kanalang duya di Kapitan Pantasilan na kinatulang Rostolak, ikan ni Congressman Romeo Nonong Lososa. Maka niya ang papila ka mga nagtaluyusab sa mga palaguban sa tumulong kapihan sa Ripolog, matag Domingo na tanan. Balik pa sa itong mga bisita sa kapihan. Ito doon yung mga pasubo, no? Malay? Ha? Ito mga pasubo. So, kial na ko ganina. Ito si Bahan. Pero ito mga pasubo kung ito na yung na. Ito, lusot kayo kung... Kay long time naman gulay ni Eling. O lagi, wala mo na pahiba. Pero, sige lang. Ito lang i-confirm. Karong patakaginan ko ganina dito sa church, no? Ito lang i-confirm kung usagid ka tinuod. From the family ginagawa kay dilita gusto nga kon baka ako kabalo ko ana nga kon pero gusto na ko nga official good nga information coming from the family listen na okay kabalo ka basta kwanta responsible journalism ta okay so balik kita sa tong kapihan sa Ripolog nang hinapos ka portion sa to ang dakatak na nga to naman na ang kapihan sa Ripolog the only public affairs program talk show sa Zamboanga del Norte. So, kauban nato ang Philippine Coast Guard, ang PNP Maritime Group, o ang Philippine Ports Authority. Doon na tayo nakaong-oong pangutana sa ato ang PPA o Tobago niya, karon ang atong pangutana na worst scenario niya sa ato ang Philippine Ports Authority Expansion Project. Pananditan, di gimuhawa na na ang mga informal settlers diha kay mangayo sila o katong ato sila sa mga subdivision. No, nga mga lots para mabalihin sila aron makuha nila ang LGU dapitan nga tagaan sila guwapo kay location dayon ana ang funding sa PPA. So worst scenario sir na ang timeline ana sa inyo ang project. Of course we have to follow the rule of law to remedy the situation to remedy the situation is we will go to court. Kasi andyan na yung relocation site, andyan na yung financial assistance. Eh, wala po kami magagawa kung hindi magpumunta sa korte para we will implement the decision of the court. Kasi yung gagawin po ng PPA para sa taong bayan, we need the area para sa future development. Pag meron pong development, this will generate business opportunities and this will rebound to the benefit of the province as well. Yun po. Okay, thank you so much, Ma'am Wyatt. Additional information, please, because ugma ko mag-meeting magka mo, naanan sila yung association, informal settlers diha, na yung association, and who is leading the group? Dili ko sure sa ilang urban poor, pero na ako'y na-receive na info na nag-register daw sila sa urban poor. Karoon lang panahon na, because of that. Dugay na, kay dugay na po nang ginakuan na i-relocate sila para sa port development. And then tomorrow, kung unsa basig si Sir Pons, akong mateksan kung pwede nga naa siya dito, alas dos. And then nag-prepare na mi program. And then nangayo sila snack. So mag-prepare po mi snack sa Barangay Hall, sir, sa Barangay San Vicente. In attendance, ang mga sila concerned, kaya informal yes, settlers, patawag ninyo meeting. So sa side sa PPA, it's 200. So kung naapay sila yung mga additional nga mga ka-family nila nga makuyog, so mga 200 kapin, plus sa DPWH na 100 kapin po sa DPWH, so mga more or less mga 300 people ang maalit po sa barangay. I-meeting ba yun na problemahan? Ipis na kun pa nga pa. Munang hindi sila gusto mamahawa. And then we invited also the presence of PNP Maritime and Coast Guard and PNP Dapitan to prevent any violence or any crowd control. Ano? Okay, then nangutana ko kay makatawa man ko maghunguna nga ang mga informal settlers na adiha papawaon kay para sa project expansion support. Unya kay informal settler man po ni Philippine sa ni PNP Maritime o kaning Philippine Coast Guard kay wa man sila sakto ng mga opisina diha. Informal settlers ba po na sila? Kay di ba ni makita ila wa sakto mga opisina kay kani silang maritime di ba kay ni sulod nimo sa pantalan diri sa left side na di mga balay-balay nga mga barong-barong informal settlers ba po na sila? Urban kasi naon pero ang ilang opisina ba dilibag ko permanente ko di nato ko anso muta na ta karon permiro sa Philippine Coast Guard asa man jud mo i-assign si Ginoo anang panahon na din ang PNP Maritime sa based dun sa history na kuha namin na gathered namin
So yung Coast Guard is hindi naman namin inano yung improvement and development ng ano natin. Ang Coast Guard, through yung history, Coast Guard na po yung nauna dyan, wala pa po yung maliit pa lang po yung ano. Ano pa lang ng mga fishing boat pa lang po dyan, wala pa po ang PPA, through the history. Pero ang Coast Guard naman po ay susunod po para sa development ng ating ekonomiya. Ang inaalam, ang inano lang po natin is hindi po yung ma-hamper po yung trabaho po natin at mabigyan lang po tayo ng space para at least magampanan pa rin po natin yung trabaho po natin, yung mandate po natin, ma'am. Okay. Coast Guard ka to, ha? Nga, informal settler, arita sa maritime nga informal settler. Asa po mo yung sense Ginoo? Ano po na huna? Kana po, ma'am, wala po may idea mo po. Asa may buta nila, ma'am. Basta same po sa Coast Guard, ma'am. Dapat ang among trabaho, ma'am, dili lang ma-hamper, ma'am. Okay. Bumang yun ay task na ito, mga buhaton, ma'am. So, dili po may dili po may sama sa mga informal setters ng mga magpagahi kay dili magi po na ato ang kwan, ma'am. So ato lang, yes, ato lang ang ginjikan na natong sense of humor, no, kay serious ba ang situation, no, pero ato lang ang naangi ni joke lang ato. So Philippine Ports Authority, tubaga ninyo, asa ninyo i-assign nini ang maritime nga office o ang Coast Guard, kay appeal na sa inyo para na maayo ang inyo apong kuan sa PPA. With regard sa concern sa Coast Guard o sa PNP Maritime, no, ang PPA na natin yung construct karong one-stop shop building. So, kining one-stop shop building. Hindi, compound na na. O, sa sunod sa existing Pantalan. Existing pa or? Humana. Okay. Ikaw na lang, sir. I-energize na lang. Uh-oh. Maybe siguro May. Uh-oh. So, kining one-stop shop building na shipping lang sa sunod. O nga po yung mga office dira, mga regulatory office, agency sa government, like Maritime Police, Coast Guard, para sa ilahan nito na area. Pero pre-charge na siya, ha? Para sa magkatong quarantine office, veterinary office, dito na namin tayo, space para sa ila. Free of charge, wala na sa free of charge, wala yung renta. Pero purpose lang sa kwan lang dito. Sa pag-clear sa barko or mga permits. Ito lang, ma'am. Pero as to katong bunkhouse or kung wala tayo area sunod sa Pantalan. Pero at least, disinti na sila. Kaya ito kong one-stop shop. Bitara niya mi sa blessings, ha? Sige. Haron pa kayo walang yung asarapit. Sir Yadaw, please, jokingly aside. Yes. So we will invite you, ma'am. We will not forget that. Iyon po eh, inaasahan po namin yung kooperasyon nila, and as mentioned, meron silang designated spaces sa loob ng one-stop shop to effectively implement their duties, because these people, as co-workers in the government, will assist us to better manage the port. Yun lang po. You badly need their presence. Okay. Ma'am Wyatt, additional please, before matanong extra, Lioko. Kato, lagi ma'am, during the meeting, so to gi-inform na namo ang Coast Guard nga eventually, murag, dool-dool na lang, mapahawa na sila. Pero, gi-assure na mo na kana na ami financial assistance, and then, naanapod sila ay na-identify yata nga ilahang kabalihinan katong parola, pero kato maghima pa sila structure kay kailangan man jud nila na sila bang house kay 24/7 naga-check man jud sila sa barko. So ing ana, so mo kanding ana tanan na ato after gi-assess pod sa assessor's office, ma'am, sa dapitan, so na ay certain amount nga para sa ila, and then kato kay tapos katong gihatag sa amo as a one stop shop nga ilang area. Yes, ma'am. Yes. Okay. Okay. Last question. Last question. Kay recently nahuli yung Kuwaiti. Dalawang Kuwaiti na alitsi membro ng ISIS. ISIS terrorist. Gaano ba kahigpit ang pre-departure inspection natin sa mga arrival? Pati arrival. Dahil, as per info, before
madalas lang nagbiyahe dito sa Mindanao. Actually, sir, as of now, yung security status po natin is naka-full alert tayo. Naka-receive po tayo ng intelligence report na mayroong planned kidnapping po dito sa area po natin, at the same time, terrorist attack. So, since last three, nag-contact po na tayo ng patrols within Dapitan Bay together with the PNP Maritime, local officials, ay local PNP, and then at the same time yung special force natin ng Philippine Army na nakalocate dyan po sa Taguilon. Nag-meeting po kami last day. Nag-render po tayo ng security assistance, Seaborne Patrol dito sa Palga, yung Philippine Association's accountant. Almost 2,000 delegates lang, 2,000 delegates po yung pumunta po dyan sa Dakak. So nag-contact po tayo ng patrol, at the same time yung security visibility po natin sa port, kasi kailangan din po natin i-assist sila yung coming and departure ng mga delegates. So kagaya ng nakaraan nga, sir, is nag-contact tayo ng paneling together with our K-9 and special operations group, and then the organic personnel to intensify security within ports and within coastals sa tulong ng other agency. So hanggang ngayon, sir, nagkakandak po tayo ng ano, ng security exchange information sa lahat po ng uniform service po dito in terms sa sa intelligence. So at the same time, sa pre-departure yung sinasabi niyo nga, sir, before pumasok naman po yung mga bagahe o mga pasahero, na dumadaan po naman po yan sa ano, sa X-ray machine. So malilisin po talaga yung ano, yung threat. Doon pa lang makikita na natin po yung mga suspicious persons po, sir, kung may siya, may balak po siyang sabotahin yung isang yung facility o isang ship. At the same time, meron naman tayong K9 na nagpapaneling, sir, dyan, para at least maiwasan talaga yung mga ganyang scenario. Pero hinihingi na rin namin ito yung sa pagkakataon to, sa public informations, sa lahat po ng mga pasahero at sa lahat ng stakeholders. Last April 5, one of the passenger nag po siya ng bomb joke. So last April 5, gabi po 'yon. Siyempre nakaano po tayo ng intelligence report na may ganun ng act na terrorist, baka mamaya 'yun na 'yon. So nandun po yung tropa natin at within the PNP, nag-bomb joke po siya. So yung inactivate natin kagad yung K9 natin doon sa mga bagahe niya. Sabi niya kasi niya, may bomba dyan. So hindi po pwedeng biro. Hindi yung biro. Biro yung ganun. Kasi ang iniwasan po natin dyan yung stampede pa eh. Baka magpulasan, magpanik po yung po natin, yung ibang pasahero. Mayroon pang mangyaring casualty. So buti na lang, hindi po positive po yung joke po niya nung araw na yon, pero hindi natin in-anticipate na biro lang yon. So pinalinalin po natin niya sa K9 with the PNP Maritime. So yung nagbiro po na yon is kinuha na po ng PNP Maritime, kasi sila na po yung may jurisdictions. Pero yung security, sasanitize po natin yan kung positive po siya. Then sa at the same time gagawin sa lahat po ng kasi sir, ma'am, yung volume po ng beach goers po natin is marami na. So nag-activate na rin po tayo ng B-Watch patrol. Pero sana sa lahat po ng mga beach goers, sa lahat ng parents, yung nakakatanda, sabihan po yung mga mahal nila na huwag nilang pababayaan, para at least maiwasan po yung lunod. Lalong-lalo na po, isa kasing mga casualty dyan o victim, yung mga bata. Ang susunod po dyan, yung mga lasing. So, kung pupunta man tayo sa para i-celebrate yung mahal na araw sa beach, huwag po sana tayong mag-inog na lang. Pwede naman po siguro tayong magkasiyahan sa ibang paraan na huwag lang yung sobra-sobra lasing. Tapos, alamin din natin yung ng klase ng doon sa beach na yon, kung kantilado ba siya, malalim siya, wag na nilang mag-attempt na magpaka tawag ito, yung
magpayabang na kaya nilang lumangoy pag nakaano ka na kasi ng alak, wala na. Yes. Wala ka ng control. Sana within nyo, ma'am, ma-disseminate sa yes, ano, okay. We'll para at least maiwasan po natin yung sakuna at saka yung mga biktima ng ano, lunod. Salamat. Yes. Thank you so much, sir, no? At na pinundong sa itong mga katawan at sa dagat. Bantayan ang itong mga kabataan. Tapos, katong mga lashing, dili to maglangoy-langoy. If you are drunk, do not swim. Para dili malunod, dili mamatay, mga RIP unya pinakalit. So, muna na itong hinumduman, ha? Kay, that more of an usual rabagib na scenario, simba ko lang. Okay, please, God, wala mo lang. Habol lang, sir, sa Coast Guard. Sir, labi na kayo, lifting season, ay dahil mga pakasyonista, naman tayong mga islands ko din eh. Daan mo mga pumpboat na usahay magpaabang ato ng mga islands. Registered na. Wala, di ba? Concern na ninyo, sir, di ba? Sa inyo na, Coast Guard, sa maritime. Registered na, kasi no, actually, sir, yung lahat ng mga, yung fishing boat na mag-engage ng ano ng ferry, i-ferry nila yung ano. So kailangan nila mag-secure ng ano yan permits from marina or from the local kung i-allow po nila. Sa amin po sir, hindi po kami authorized na mag ano magbigay ng permit kasi ang nagbibigay lang po ng issue ng permit ay yung marina po or either the local or the city ano municipalities sila po. Maritime? So, maritime? Yes. Ano po, sir, gina-facilitate po naman na sila, sir. Yung mga clearance, maritime clearance, sir, gina-indicate naman ito, sir, kung pang-fishing bang ilang ano, or pang-transport sa mga passenger. Pero mostly, mag-ugari, sir, pang-fishing na sila. Oh. So, kung mo-engage sila yung nana, sir, makukuha na po dapat sila og laing clearance, sir, sa agriculture o sa amoa, sir. Or BFAR. Sa agriculture and sa fisheries, no? BFAR. Yes. Okay, wala na tayong panahon, no? Mga yan na lang tayo o parting words and statements gikan sa itong mga bisita karong buntaga. Nagpasalamat kita, nga nisanong sila sa itong invitation and we will do it again next time, sir, para updates, no, ma'am, no, sa ato ang PPA diha, especially with the Maritime and the Coast Guard. We'll start with the PNP Maritime para sa inyong parting words and statements, please. Hi, hello, goodbye. Sa kanang PNP Maritime po, salamat sa pag sa pag-imbita sa amin dito na for mag-information sa mga magbigay ng yung magandang mga information sa. So thank you so much, sir, ha, for coming and please come another time if we'll invite you, ha. Thank you so much. Sir Adi Guzman, please. Yes, sa behalf sa Mino Fort Marpsta, thankful kayo ni ma'am sa inyong invitation. Tapos, under direct supervision po ito ng aming station chief. Siya sana yung pupunta dito, kaso lang, lain yung pamate, oh, ng ato ng subton ko. So, located din ni sa San Vicente, ang market yapon. Located sa Barangay San Vicente. Tapos, katong papasa na po sa uban mang yung mga unregistered na mga fishing vessels o yung mga illegal fishing nagkakandakyut ang PNP Maritime together with the Coast Guard o mga ang local government o mga seaboard patrol. So watch out po sila. Watch out, ha? Okay, Philippine Coast Guard, please. In behalf of Philippine Coast Guard, Kapitan, thank you for inviting us, Kapihan sa Dipolog. For more inquiries, visit our Facebook account, Coast Guard Dapitan, and our hotline number 0935-5235-063. Okay, yes please. Sa ngalan po ng pamunuan ng Coast Guard Stations, Dapitan, lubos po kaming ginagampanan po namin ang aming trabaho, lalong-lalo na po nga yung sa five functions po natin para mapangalagaan ang ating kasiguraduhan ng ating mga naglalakbay at hindi lang ang mga naglalakbay kundi ano yung mga barko po natin na talagang secured po sila. At kaisa rin po kami sa lahat ng ahensya, lalong-lalo na sa PPA para may
may patupad nila yung programa po nila para sa ikakaganda at ikaka-improve ng ating ekonomiya. Salamat. Okay, thank you so much. From the Philippine Ports Authority, Sir Byron. On behalf of the Port Management Office of Zamboanga del Norte, we'd like to thank everyone for this opportunity. For the second time na gitawag nito rin, at least naka-impart niyo sa among mga knowledge dahil sa operation sa Pantalan. I hope na na-enlighten mo sa yung mga issue na naasa yung mga huna-huna na bahin sa pagdumala sa Pantalan. So once again, good morning. Thank you so much, sir. Si Ma'am Wyeth Akas, ang ato ang Executive Assistant sa PPA. In behalf sa amo ang Port Manager Engineer Salvador L. De Lina, thank you so much sa kapiyan sa Dipolog sa pag-imbita sa amo sa karong adlawa to inform the public, and I am appealing unta sa ato ang mga constituents sa Barangay San Vicente. Hope sabton ninyo og suportahan ang development sa ato ang Port of Dapitan kay ang government nagahuna-huna jud og unsaon pagpalambo sa ato ang Pantalan, sa atong takbayan, og makahatag pod og dugang nga mga economic activity og dugang pod nga pangabuhian sa ato ang katawhan. Dari ra ko po, Dr. Mayon. Okay, thank you so much, Ma'am Wyeth. And of course, last but not the least, si Sir Paterno Yadaw. On this note, we are very happy and very thankful for inviting us, Madam, in this program. And I believe this will serve as a vehicle for us to inform the public that the port facility is safe, secure, with the help of the other government agencies. Maraming salamat po. Okay, thank you so much. Daghang salamat sa ato ang panelist na to, si Edgar Saronda, sa Philippine Information Agency, si Alfonso Ponsroda, ato mga taga Pinpin Maritime Group, ato taga Philippine Coast Guard, itong Philippine Ports Authority. Daghang kayong salamat sa inyong pag-ari karon sa atong kapihan sa Dipolog. We learned a lot. And hopefully, in the coming days, mag-update ta diri, mag-grupo gihapon ta para sa ato ang update sa discussion diri sa atong kapihan sa Dipolog. Daghang kayong salamat nga to kang Silbert Adriatico Dumbiano, nga mo'y nagdalaog sa atong live streaming, www.imndipolog.bibli.com. Daghang salamat nga to kang Tax Ilumbang, ang ato ang simultaneous broadcast sa DXDR 981 AM, ingon man sa 94.1 IFM, dito sa Estasyon Tos Daniloon. Mag-greet lang ko, good morning, kay nag-monitor ang akong gipag-adtuan dito, gapon sa sindangan. Abot ta dito, loud and clear, no? Ang ato ang signal dito. Daghang salamat, nga to kang, dito, abot ta siyon postigo, si Nong Pidong Magallanes, dito sa Maras, ang itong mga Magallanes, dito sa Barangay Maras Sindangan, dito sa Gulio, sila Martina Magallanes, dito sa Mutibot, silang Dondon Hermata, silang Antonio Magallanes sa Mutibot, kauban ni Antonio Magallanes po sa Baligian, sa Buanga del Norte, tapos dito sa Amanokan, sinong Dodo Magallanes, no? So, gikan sa Dipolog, amo yun ang isubay dito, guwapo kaya atong signal, no? Sa ato ang DXDR. Thank you so much. To God be all the glory, kini si Ebert 22 mong inyo regular anchor and host sa kapihan sa Dipolog, ang ako rin driver gahapon si Ariel Day o si Lady. Daghang kayong salamat. Happy Sunday. Happy Palm Sunday. No, Lenten season na nato. So, to God be all the glory. Daghang kayong salamat. Happy Sunday and God bless us all. Studio, take it away.